Okay, Mark, kung pumasok ako sa kontrata, sino ba dapat ang sumunod sa kontrata na yan? As a general rule, ang susunod sa kontrata, of course, the contracting parties. But don't forget, hindi lang contracting parties, kasama doon yung kanilang assigns, yung kanilang ears, is also enforceable sa contract na yan. But for example, ang contracting party namatay na, but may utang siya. Ang tanong dyan, ang mga ears ba, liable ba sa utang niya? Kasi sabi nga, contract is enforceable not only to the parties but including assigns and ears. Yes, ang contract na yan is also enforceable sa mga ears but only limited. Up to the limit ng kanilang mamana sa namatay. But may mga terms and conditions that are not transferable. Like for example, obligation to love. It's not transferable. Okay? Isang tao lang dapat mabigyan yan. Obligation to support. Obligation to cohabit. Mga ganon na mga terms and conditions. May mga sitwasyon na not transferable. But for example, as a general rule, all the rights and obligations are transferable. Like for example, yung utang, yung obligation about sa including nga, yung mga aside sa utang, may mga obligation. Like for example, sa yung aside sa utang, may services, pwede din yan, but specific services kasi may mga services na hindi mo pwedeng i-transfer. Like for example, if you're a singer, may contract ka, nawala ka na, namatay ka, pwede bang i-transfer yung obligasyon mo sa anak mo na kakanta? Hindi ganon. So, may mga specific contracts na transferable. May mga specific contracts din na non-transferable. Right. Kung Migs, pag pumasok po ba ako sa kontrata, pwede po ba yan in behalf ng ibang tao? So, as a general rule, hindi, no? Kasi nga, ikaw ang yung kontrata na yon pag nag-uusap kayo or may kausap ka, yung dalawa lang, di ba? Generally. Pero may mga exceptions tayo. Ito yung sobrang dala sa rinig natin, gumawa na lang ng SPA, mga special power of attorney, na binigyan mo ng authorization ng ibang tao na i-represent ka. Pero generally, no, hindi dapat para sa ibang tao ang pinapasukan mo. Kasi you cannot speak for someone else naman unless sinabi nila, no, na may authority ka. Tama yan na in contracts, as a general rule, ikaw talaga ang magbibigay ng consent. Mm. But you can give authority as an extension of your personality. How about kung gumagawa yung isang tao ng kontrata in behalf ng isang principal but hindi siya authorized? Is the contract valid? Kasi may mga tao dyan na gumagawa ng kontrata, nakapirma ng kontrata, authorized daw siya, but actually hindi siya authorized. Ang tanong dyan, is the contract valid? Ang sabi ng batas, that contract is unenforceable. We say unenforceable, hindi yan pwede enforce sa court. Except, pag for example, after the approval ng kontrata, na-ratify ng principal. We say na-ratify, in-approve yan after ng permahan, in-approve ng principal, that's the time na maging enforceable yan. But as a general rule, ikaw dapat ang nakaperma sa kontrata. Ibig sabihin, ikaw, principal. Ikaw, ang principal mismo, ang nakaperma. But, pag for example, wala ka, kasi for example, you are in Davao, ang permahan dito sa Pilipinas, o sa Manila, anong gagawin mo? You can authorize your agent to sign on your behalf. But kailangan may authority. Kasi kung walang authority, yung contract na pinirmahan ng agent mo is considered an enforceable contract. Thank you, Kuya Mark. Kong Migs, pag nabuo na yung kontrata, gaano kabigat yung obligasyon na dapat sundin ng both parties sa lahat ng mga napagkasunduan doon sa kontrata? So, yung civil code natin, no, yung batas na kasulat na once may contract na kayo, ay magkakaroon na parang force of law between the two parties. So, once nagkasundo na tayo, kunyari, MJ, no? Kunyari, nagkasunduan. Yan na yung magiging batas natin. Kailangan natin sundan yan. Lalo-lalo na kung may mga terms and conditions na hindi, contrary to law, yung mga ganyan, general rule. Yan na yung batas natin. Kailangan natin sundan yan. And kailangan, syempre, you comply with it in good faith, no? Yun yung laging sinasabi na good faith talaga. Ibig sabihin, yung kontrata ng parties, yun ang batas ng mga parties. Mm. Provided, of course, for example, may conflict ng contract at saka yung batas, of course, the law will prevail. Yun yan, ha? In case of conflict between contract and law, the law will prevail. But, yung kontrata, granting na legal lahat yung nakalagay sa kontrata, yun ang batas ng contracting parties. So, for example, may contract of loan, contract of lease, yun ang normal. Contract of sale,
For example, yung contract of services, mga ganon, yung kontrata na yan, yun ang batas ng mga parties. Except pag yung batas na yan is contrary to, yung contract na yan is contrary to law, morals, good custom, public order, or public policy, that's the time na yung batas ang magogovern, hindi yung kontrata.